magsitayo po ang lahat. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon ang naghirap sa tinubos niyang bayan. Nakukuring mga hinira, masayang nagdiriwa. Nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Sa mga naririto po, huwag po tayo magmamadali sa pagpasok. Dahan-dahan lamang po. Hindi kailangan magmadali dahil naririnig naman po ako sa labas. Gayun din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ang buhay ay may patutunguhan. Subalit ang tanong ay, saan ba talaga tayo patungo? Sa daan ng mga disipulo patungong Emmaus, tumungo ang poong muling nabuhay sa kanila. Naway sa mga panahong tayo'y lumalayo sa dapat nating patunguhan, makita at makilala natin ang Panginoong ibinabalik tayo sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal at pagbabahagi ng kanyang buhay. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sama-sama nating papurihan ang ating Panginoong Diyos. Samba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesu Kristo, lugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak na.
ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakataon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan. Ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nung araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan niyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazareth ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam niyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa ay ipinapako nyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa, sapagkat
Ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Itinuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakitang hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas niya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin tulad ninyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo'y dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Pinupuri ko ang poon na sa aking patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa aking umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanman, hindi ako matitinag. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ko matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, walang itinatangi ang Diyos. Pinahahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. At itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak,
kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawain ito bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa kanya, nanalig kayo sa Diyos na sa kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Ano pat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Jesus, aming hiling, kasulat ay liwanagin, kami ngayon pag-alabin. Alleluia. Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nila kinakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaaalam ng mga bagay na katatapos pa lamang nangyari doon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan. Ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo. Ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipiniliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili.
simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at pinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipo ng 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayon po ay araw ng Linggo, araw ng pasasalamat, araw ng pagdaing ng ating mga panalangin. Sa iba po, araw ng pahinga. No? Siguro yung walang pasok kahapon, nakalong weekend na. No, dahil yung holiday ay nailipat ng Biyernes bilang pagunita, kaisa ang ating mga kapatid na Muslim. Pero para sa lahat, sa panahon ng muling pagkabuhay, nananatiling araw ng debosyon sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya naman para dito at bilang pagpapasalamat sa lahat ng biyayang kanya ay pinagkaloob, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Saan ba tayo patungo? Sabi nga po ng mga matatanda, dapat ang buhay natin may direksyon. May patutunguhan. Hindi ka pwedeng tambay-tambay lang. Kasi sinasayang mo yung mga panahon at pagkakataon. Sana lahat ng ginagawa natin, patungo dun sa mga ninanais natin. Patungo dun sa mga pinapangarap natin. Patungo doon sa kung ano ang naiisip natin at nasa kamalayan natin bilang ating kinabukasan. No? Kung gusto mong maging doktor, abogado, engineer, spesyalista, lahat ng ginagawa mo dapat, nung pinapag-aral ka pa lang, dapat papunta ron. Kung gusto mong magkaroon ng isang buhay na maasenso, ngayon pa lang sana, iniipon mo na yung bahagi na kaya mong ipunin at itabi. Hindi sa kung ano-anong ginagastos. Kung ikaw ay nais magkaroon ng sariling mga ari-arian, pinupundaran mo na. Para pagdating ng panahon na kinakailangan mo ng bilhin, pagkagastusan, paglaanan ng panahon, hindi ka susuminghap mula sa ibang tao. Lahat sana ng bagay may dahilan. Lahat sana ng ginagawa natin sa buhay ay patungo sa kung saan dapat tayo at ano yung iniisip nating buhay para sa ating mga sarili, para sa ating mga mahal sa buhay. At ang kabaligtaran nun, syempre, bukod pa doon sa hindi gumagalaw, walang nangyayari sa atin, yung nawawala tayo sa landas. Naiiba yung direksyon. Bakit ko po ito sinasabi? Sa ating mabuting balita ngayon, kung tutuusin, ito po yung ugat.
Isa itong paglalarawan, hindi lamang ng karanasan ng mga apostol, karanasan ng mga disipulo, pero isang talinghaga ng buhay. Ang mga disipulo ay patungo sa Emmaus. At mahalaga yung Emmaus kasi sinasabi na ang Emmaus daw ay parang terminal. No? Ito ay isang bayan kung saan lahat ng maaaring sakyan noong panahong iyon, karuwahe man o karaban, ay doon tutungo palabas sa Galilea, palabas sa ibang lugar sa Imperyong Romano. At patungo doon yung dalawang disipulo na para bang sinasabi, paalis na sila ng Jerusalem. At mahalaga ang Jerusalem dahil kung aalalahanin po ninyo, dito naganap ang lahat ng tungkol sa ating poong Jesus Nazareno. Partikular na sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at balita ng muling pagkabuhay. Doon din sa lugar na iyon at sa mga karatig na lugar, napakita ang Panginoon sa mga muling nabuhay. Pero yung dalawang disipulo, paalis na. Palayas na sa landas na kung saan, nasaan ang Panginoon. Gusto nang mag-move on. Gusto nang mag-move on dahil nabigo sila. Yung kanilang pinaniniwalaan, nung sila'y naglalakad na pa palayas, chismis na lang. Kwentong inimbento na lang. Hindi na sila sana maniniwala. Pero, sa pangyayaring iyon, doon nagpakilala ang Panginoon. Hindi man siya nakilala dahil siya'y nagbagong anyo na. Ang mga naging paalala niya, salita, pakikiramay, pagsama sa kanilang paglakad. At nakilala lamang siya noong sa kanyang pamamalagi sa kanila, hinati ang tinapay. Naalala nila ang ginawa ng Poong Jesus Nazareno. Naalala nila ang kanyang pag-aalay ng sarili. At doon nabuksan ang kanilang mga mata. Nagpanumbalik at nakisamang ipamalita ang mabuting balita ng muling pagkabuhay. May mga panahon po, mga kapatid, na tayo ay patungo rin sa mga Emmaus ng buhay natin. May mga panalangin hindi natupad. May mga taong nawala na sana ayaw natin. May mga problemang sana hindi na lang naririyan. May mga krisis na hindi natin maiwasan at hindi natin alam ang gagawin. May mga panahong tayo'y natutuksong lumayo sa Diyos dala ng mga bagay na ito. Lumayo sa mga pangarap niya para sa atin. Lumayo pati sa ating mga sariling pagpaplano at kagustuhan sa buhay. Lumayo sa isang buhay na ang pananampalataya ay buhay. Tumutungo na lamang sa puro salita. Isang salita na parang hindi nagiging daan ng pagbabago sa buhay. Pero sa mga panahong ito, sinasabi ng ating mabuting balita ngayon, sinasabi ng muling pagkabuhay na ang Diyos ay kasama pa rin natin, na ang Diyos ay darating sa mga pagkakataong ito, kahit alis na alis ka na sa Kanya, sasamahan ka pa Niya nang ikaw ay muling magbalik. Paaalalahan ang Kanya ng Kanyang kabutihan, ng Kanyang malasakit, ng Kanyang pagmamahal sa iba't ibang pamamaraan. Mga tao man na nagpapaalala sa atin ng dapat nating isabuhay, ng mga dapat nating matutunan, mga dapat nating matandaan. Mga pagkakataon man na naalala natin na kahit tayo'y may krisis, nandiyan pa rin ang Diyos.
Mga panahong madilim at walang pag-asa. Pero ang Diyos huhugutin kapabalik sa liwanag. Mga panahong paalis na tayo sa landas. Pero ang Diyos ang nagpupumulit na ibalik tayo. Ito po ang balita ng muling pagkabuhay. Posible pa rin bumalik sa Jerusalem. Posible pa rin maging totoo ang mga pangarap at kagustuhan ng Diyos para sa atin. Posible pa rin mauwi patungo sa Kanya. At kung iniisip man natin tayo'y lalayo sa Kanya, dala ng Kanyang pagmamahal, sasamahan Kanya para makabalik. At ang naging paalala niya ay iyong mga tanda ng Kanyang pag-ibig sa atin. Dadalin niya tayo pabalik sa Kanya. At magandang ipagpanalangin po ito, lalong-lalo na ngayong linggong ito sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, na sa ating araw-araw na pamumuhay sa mga bagay na nakapagpapahirap sa ating buhay, sa mga nakapagpapalayo sa atin sa Diyos, ay maging malay sana tayo, maaaring mga tao, maaaring mga biyayang bigla ang dumarating, mga pagkakataong nabubukas para sa atin, na sana huwag nating sukuan yung landas natin sa buhay. Mga paalala na ang Diyos na mismo ang magbabalik sa atin. At naway tayo rin sana sa mga nawawala ng landas, ang isang pananampalatayang buhay na nagbabahagi ng kabutihan at biyaya ay siyang magpabalik din sa ating kapwa sa Kanyang landas tungo sa Diyos. Mahal na poong Hesus Nazareno, muli kang nabuhay para sa amin. Maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Bilang isang bayang tinipon ng Diyos at hinangad niyang makatungo sa Kanya, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, habang tayo'y naglalakbay tungo sa kaganapan ng paghahari ng Ama, alalahanin natin kasama natin siya bilang kamanlalakbay at kailan may hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Dumalangin tayo, Ama, manatili ka sa amin. Ama, manatili ka sa amin. Pagpalain mo ang mga pinuno ng aming simbahan at bansa upang huwag silang mapagod sa pagsisilbi sa mga dukha, mga inuusig, at mga nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Gabayan mo ang mga nahaharap sa mga krisis sa buhay at mga nabibigatan, dulot ng pagdududa at pagkatakot. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Bigyan mo ng sapat na lakas ang mga psikolohista, spiritual directors, guro, coaches, at iba pang tulad nila. Matiwasay nawa nilang maakay ang bawat tao sa tamang landasin.
Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Ama, patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga yumaon naming kapatid. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, isama na rin po natin sa ating mga dasal ang lahat ng nagsisilbi sa ating bayan na sa kanilang pagsasaksi, sa kanilang pananampalataya ay naidadala at natutungo ang kanilang mga pinagsisilbihan patungo sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Tulad ng mga disipulong nakapiling ng iyong anak sa daan tungo sa Emmaus, patatagin mo kami, Ama, sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito habang iniaalay ang aming mga panalangin. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo munang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalusalo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo.
Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang husang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, umatapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa tinapay
Kristo'y inihaira. Pamasko, maamong tupa, magsalo tayo masaya. Paalaala sa mga nagsisimba, pinalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling.
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Sa bawat panalangin po ang ating itutugon ay amen. Ang Diyos na tumubos at kumukop sa inyo, pahundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan, ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pahundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pahundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, umayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nazareno, sinasamba ka namin, binibintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krusong kinamatayan ay sa bisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramala ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulubalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinaramal ka namin. Nuestro Padre